Sa Caloocan pa rin, patay ang magkaibigan matapos umunong pagbabarili ng riding in tandem. Bukod sa sugal, aminado ang kinakasama ng isa sa mga biktima na nalulung ito sa illegal na droga. Nagbabalik si Victoria Tulad. Nagluluksang sasalubungin ng pamilya ni Susan Gallego ang bagong taon matapos patayin ang kanyang kinakasama na si Danilo Dumpe Jr. sa 3rd Avenue, Barangay 120, Caloocan, pasado alauna ng madaling araw. Patay rin ang kaibigan ni Dumpe na kinilala lang sa alias na Bong. Dapat yung bumasig, dapat din tayo lalayo. Naman lang ang talong magbawang taon. Wala namang kasalanan asawang mabuting magtutulak nga. Kwento ni Susan, inaya ni Bong si Dumpe na pumunta sa saklaan. Bagamat ayaw pumayag ni Susan, nagpumilit daw si Dumpe na umalis. Matapos ang ilang minuto, nakarinig na raw ng mga putok si Susan. Ayon sa isang residente na tumangging humarap sa kamera, riding in tandem ang nasa likod ng krimen. Bago barilin ang mga biktima, umaali-aligid na raw ang mga ito sa lugar. Iyon nga lang, walang nakakilala sa mga suspect. Wala namang maisip na motibo sa pagpatay si Susan, lalo't hindi niya gaanong kilala si Bong. Kahit sa barangay po, wala po kaaway asawa ko. Sugaro lang talaga yan. Pag mga sakla, nandun siya palagi. Bukod sa pagsusugal, aminado si Susan na nalulong noon sa illegal na droga ang kinakasama. Magmula nung kinatok na po kami, tumigil na siya. Tapos kaya nagtrabaho na po siya. Gaano katagal na po siya tumigil? Mga 4 na buwan po. Ayon sa mga pulis, wala namang nakuhang illegal na droga at baril mula sa mga biktima. Victoria Tulad, GMA News.